Binilahan ang binebenta ng isang vlogger sa Pasig. Ang benta niya kasing bigas at itlog, bagsak presyo. Ang tanong tuloy ng marami, posible kaya yung mangyari sa buong bansa? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jacob Lazaro. Ito ang mahiwagang itlog. Mahiwaga dahil piso lang siya kada piraso. Trending na vlogger na si Kakampink 101. Palagi kasi niyang binibenta sa publiko ang panindang bigas, delata at itlog. Last week, 20 pesos kada 5 kilo ang benta niya sa bigas. Piso naman kada lata ng sardinas. Pero ngayon dito sa barangay Martires sa Pateros, itlog ang ibinenta niya sa halagang piso kada piraso. Dahil syempre no, magkano ngayon? Allocate po yan for the next community na bibigyan din natin. It's either itlog ulit, rice ulit. Kaya ilang minuto lang, ubos agad. Si Nanay Salvacion tuwang-tuwa. Dahil ang 30 pesos niya, naging isang tray ng itlog. Kailangan din kasi nung apo ko, sir, kasi sa kailangan sa protina niya. Naka-discount ako kahit papano po. Malaking discount sa akin, sir. 1,000 kilong bigas din na tig 20 pesos kada 5 kilo ang binenta niya. Sa 40,000 pesos na puhunan, 4,000 piso lang ang bumalik sa kanya. Kumbaga inaano natin, yung inspiration natin na sana no, yung bansang Pilipinas ay darating tayo dun sa point na ganun kababa yung mga bilihin. Pero para sa mga nagtatanong kung kakayanin ba ng gobyerno na mag-subsidize para bumaba ang presyo, bakit hindi? Pero sabi ng ekonomista, hindi yan sustainable. The use of higher yielding seeds, no, mga varieties na mataas yung ani kada hektarya, no? Tapos yung ano din, yung mechanization para bumaba yung cost. Hindi naman daw pwedeng ikumpara ang charity work sa ginagawa ng gobyerno. Ang pamahalaan daw kasi, kailangan din balansehin ang solusyon para sa lahat. Hindi lang sa agriculture sector. Para hindi rin yung pressure na ipasa sa mga consumers, sa general public, ay mabawasan. Aminado naman si Kakampink 101 na mabigat ang gastos niya sa itlog at bigas. Pero sakripisyo daw niya to para makatulong. Mobile Journal Jacob Lazaro po, hatid ang mukha ng balita.